Yan, magandang umaga po. Ito po ang ating ka-15th na video. So, maalala nyo nung isang araw, ito po yung nangyari dun sa halaman na binuhusan namin ng urea. So, totoo po na hindi talaga siya pwedeng madapuan yung dahon niya, o hindi dapat talaga tatamaan yung pinakapuno dahil ito po ang nangyari. No? So ngayon, ito naman po yung nilagyan natin noon ng urea. Kasi kung di po ako nagkakamali, tatlong araw kami bago nakabalik. Ito po yung tinesting natin. Yan. 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 So doon po sa akong video, may nagtanong sa mortality. Hindi pa po namin masasagot. Sa kadahilanan na hindi pa po kami nagkakamero ng count kung ilan. Pero dito kung papansin nyo, mayroong mga hindi inaalad. Ito po ay dito sa part na to. Pero yung pong una naming part doon, majority po doon buhay. Sa kadahilanan po na nung inilipat namin dito, matatandaan po namin na hindi pa basa yung lupa, no? Kasi hindi po agad kami nakapagbutas, kasi kung matatandaan nyo may bagyo. So hindi kami nagbutas agad dahil iniisip namin baka malakas yung hangin, so masira yung plastic. Hindi po katulad nung nasa unahan na hindi pa namin na-transplant, may butas na siya. So kaya ang tendency pag umuulan, nababasa yung lupa. So malambot na yung lupa, hindi katulad itong part na to na after nung bumagyo saka pa po binutasan. Yun nga, dahil may plastic, may cover, hindi po siya nababasa ng ulan, so matigas yung lupa. Kaya yung inilipat namin, siguro po ay nanibago yung mga halaman. Hindi agad naka-adapt dun sa bagong niyang environment. Kasi hindi rin po kami nag-hardening at that time. Diretso lipat na po agad. Okay, so yun po. So ito po, nag-try po ako magbilang ito. So ang inabot nito lahat, kung di ako nagkakamali, ang nabilang ko na buhay ay 512 itong isang plot na ito. So 512 po ang kanyang bilang. So according kay Sir Gerard, wag bababa ng mga 480 isang plot. So we have 55. May 55 na ganito, 55 plots. So malalaman po natin yan. So ito pa yung una nating nag-start na po kasi po may nagtanong na nga po kung ilan daw po yung mortality. So hindi namin masasagot pa sa ngayon, pero ang plan namin, bilangin na lang namin yung buhay. Kasi hindi rin lahat tumubo nung nandoon pa po siya sa punlaan. So nung inilipat natin dito, so ang basis natin is yung buhay sa as of now, October na ngayon, October 8 po ata ngayon, na hindi ko rin alam, 8 or 7, yan. Ito ang isa sa masasarap na parte kapag nasa bukid, yung nabibili natin ng 10 piso, 5 piso na may halong tubig dito, purong-puro. Fresh na fresh. Good morning. Tatanim na po natin ang ating dwarf coconut. Yan. So ito po ay binibidyo natin para next year pag nagpunta po ulit tayo sa AgriLink, makita po natin ang diferensya. Asa, yan po. Yan. So, itatanim na natin siya doon. Yon. Okay. Yan na. Nakatanim na po ang ating dwarf coconut, kung tawagin nila. So, subaybayan po natin yan. Sama natin to sa video natin ng pagtatanim ng sili. Yan. So, baka may magtanong, saan po siya nabili? Sa AgriLink po. Every year po siya sa World Trade Center. Kung di ako nagkakamali, every October po siya. Yeah, maraming salamat po.